Quinta, Raleigh, Ulysses. Tatlong sunod-sunod na bagyo na nagdala ng malaking pinsala sa Bicol Region. Matapos ang paghagupit ng mga bagyong ito, tumambad ang kalunos-lunos na pinsala sa mga pananim at kabahayan. Dahil dito, kumalat sa social media ang paghingi ng tulong para sa mga Bicolano na dapang-dapa at pilit bumabangon. Dito nabuo ang hashtag na Bangon Bicol, salitang nagpapakita ng pag-asa para sa mga Bicolano. Di nagtagal, ang katagang Bangon Bicol ay nabuo bilang grupo ng mga nagmamalasakit sa mga Bicolano. Ayon kay Joey Abrinilla, na sa pagtama pa lang ng bagyong Raleigh, ang mga grupo ng Bicolano sa Canada ay nag-usap-usap para sa relief operation upang makatulong sa kanilang kapwa Bicolano. Pero ang kagandahan kasi nung narinig namin yung obviously yung typhoon na Raleigh and of course sinundan din ng Ulysses, nag-isip kami na what we can do. Na so gumawa kami ng online virtual concert para makatulong makalikom ng mga fans, and we are very very thankful, and I would also like to take this opportunity na pasalamatan lahat ng mga tumulong dun sa virtual concert na nakalikom tayo ng medyo okay din na amount. That's why we are able to help pretty much a lot of barangays here in Bicol Region area. Tulong ng Bangon Bicol sa pangunguna ni Joey Abrinilla, MCBN CEO Von Canton, Tenor Rose Dayadante ng Pinoy pa rin Montreal Program, with Tini and Michael on ICITV Montreal. Sa pakikipagtulungan ng BHTV News Naga, agad na nagsagawa ng relief operation ang grupo sa Bicol. Sa ang Barangay Gubat Iraya sa Bacacay Albay ang pinunta ng grupo upang magpaabot ng tulong. Laking pasasalamat naman ni Punong Barangay Jezebel Bermundo ng Gubat Iraya, Bacacay Albay sa regalong kanilang natanggap. Sobrang salamat po, sobrang saya ng mga tao kasi po sobrang kailangan nila ito ngayon. Lalo na malapit na din yung Christmas, tamang-tama sa pang Noche Buena nila. Thank you so much po, very much appreciated po ng barangay, lalong-lalo na po ang sa akin at sa barangay council. So sobrang salamat po sa mga tao na tumulong at para maihatid din yung tulong at mapasaya yung mga tao namin dito. Aminado ito na bagamat may mga tumutulong na rin sa kanila, kulang at nangangailangan pa rin ng tulong ang kanyang barangay. So far po, meron na din po so, sa initiative ng ibang residents at lalong-lalo na yung sister ko, nag-initiate kami ng maraming-maraming grupo, sa iba-ibang grupo para makapag-relieve sila dito. So, ganun ma'am, yung ginawa namin kasi so far wala naman budget na yung barangay dahil naubos na nung pandemic. So, hindi ka gumalaw. So, para sa akin, kasi priority ko yung mga tao dito. So, kaya yon ang ginawa namin ay nakipag-coordinate sa iba't ibang grupo para matulungan yung mga tao namin dito. Which kasi hindi masyadong na papansin na maraming nasalanta sa lugar na to, lalong-lalo na din dito ma'am sa barangay namin. Samantala, ilang kabahayan din ang pinuntahan ng grupo upang magbigay ng tulong. Ipinagpasalamat naman ng mga residente ang aniyay pamaskong regalo sa kanila. Ang masasabi ko po sa Bangon Bicol, maraming salamat sa natabangan po nito sa Bicol. Maraming salamat. Salamat sa natabi, Maray. Dako lang, sanang pasalamat. Nakadapaman ngayon, ang mga Bicolano ay hindi nawawala ng pag-asa. Pag-asa na muling makakabangon. Eka nga, Bangon Bicol. Mula dito sa Bacacay Albay, Tere Eraula, PHTV News.